So yan. All right. Mga panibagong vlog na naman mga papi. So, kumusta kayo diyan? Okay naman kayo? So, ngayon pag-uusapan natin hot topic 'to. Yung mga madalas na nabubudol sa event. Please, please. I don't have any time for any gossip now. Eh? Yeah. Ito kasi minsan madalas nangyayari pag umaakyat ng bundok. No, o pupunta ng mga event, sumasama sa mga organizer, madalas na bubudol. Ito yung totoong budol to ha. So talaga bang may budol? Talaga may budol na organizer? Yan ang i-check natin ngayon. Tingnan natin kung magtutugma to sa mga nangyari sa'yo. Baka ikaw isa rin sa mga nabudol ng mga sinumahan mo organizer. Ha? So tingnan natin, baka katugma ito ng mga ano, ng mga naranasan mo. At worst, na naranasan mo sa organizer at ayaw mo na sumama sa kanila. Okay, simulan na natin. Walang basher ha. No to basher. Okay, simulan na natin. So, bago ka kawawa kasi minsan eh, pag sumasama sa mga event, ang nangyayari sa kanila, hindi na sa satisfied. Diba? Satisfied. Tapos, hindi na enjoy. Kaya nga umakit ang bundok para mag-enjoy. So, ang nangyayari, imbis na masarap yung akyat, ang nangyari, masalimuot. Ang aga-aga, baka chancein ko yung gilagid mo dyan. Masalimuot na akyat ang nangyari sa kanya. Oh, kaya hindi na, ay parang ayoko nang sumama ulit. Ibaban ko na to or blacklisted na sa akin to organizer to. Wala na siya kwenta. So, okay naman, maganda yung bundok, pakit nyo na samahan. Maganda yung maganda okay yung organization, pangit yung mundo. So maraming possibilities na pwede mangyari. Okay, so ito yung mga tandaan natin, no? Ito based on experience, ito sa mga nababasa ko, lahat ng page and group, sa mga madalas reklamo ng mga joiner, sa mga organizer dyan. Hello, what's up? Mga organizer, ha? Naku, yung mga budol na organizer. Yari kayo. usapan lang naman to. Yan. So, una-una, para ma-check mo hindi budol yung organizer na pupuntahan mo, syempre kailangan, sa organizer at sa mga event, kailangan i-legit check nyo muna siya. So, paano i-legit check? Sa yung background niya, yung profile niya. So, i-check nyo muna, tingnan mo sa Facebook, kasi ghost profile o ghost account. So, ingatan na yan. Tingnan. Tapos, yung mga events. Ano yung mga events ito? Yung mga ginagawa niyang events. Tingnan nyo kung marami na siyang events mula noon, way back mga 3 years. Yan, way back mga 2 years. Guro 3 years, mas maganda. 3 years, 3 years to 4 years. Kasi marami kasi ngayon na kakaakyat pa lang. Di ba? Ito ha, ito talaga, totoo to, legit to. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kakaakyat pa lang, next week, o mga after 2 weeks, after 3 weeks, organizer na siya. Di ba budol? Budol, di ba? Yan. So, yun. Tingnan mo rin experience siya. Profile. And then, ang tingnan mo din, syempre, hanap ka ng mga mutual friends. Kasi ngayon, nung namumundok ako, dumami yung friends ko. Dumami yung mga nagdagdag sa friends list ko. So, which is, kasama na yan yung mga umakit ng bundok. Hindi ko kakilala, friend ko sila. Tama? So, i-check nyo, baka may mutual friends kayo. Ang gawin nyo po, magtanong ka, karapatan mo yan kasi sasama ka sa event, sayang yung budget mo, sayang yung pera mo. So, ang gawin mo ngayon, i-check mo siya dun sa friend mo, na tingin mo nakakilala mo talaga. Kasi minsan, mutual lang, pero hindi mo talaga yung friend. Tanong mo sa kanya, legit ba itong organizer na to? Kasama ka na ba rito? Kamusta siya? Ano, okay ba siya sa mga, ano, okay siya sa mga joiner? Okay yung event niya? Yan. I-check mo muna siya. So, lahat-lahat ng details i-check mo sa mismong organizer. Tama? And then, ito pa matindi. So, i-check mo din yung organizer kung talagang, kasi minsan merong nag-organize, hindi naman kasama sa event. Tama? Pera na lang kung dalawa event niya. Kung may mga co-or siya. Pero meron talaga madalas. Ito, yung mga, ato na nakita ko na dati to eh. So, nag-ano siya ng event, pero iba yung sumasama. Minsan ang sumasama yung guide, minsan yung driver. Naku, masaklap doon. Kaya ka nga nag-organize eh. Tama? Dapat sasamahan mo siya. Puntahan mo, samahan mo yung ano. Samahan mo yung event mo. Para makita mo din, maalagaan mo yung mga joiner mo. Kasi your market is your
joiner. Okay? So yung gaya mo, so legit check. Check mo siya lahat. Kung na-check mo na siya, ang gagawin mo naman ngayon, pictures ng mga event or yung pupuntahan na event. Tama? So yung minsan madalas kasi, mayroong mga nagpapa-event, ang hiram ng pictures. So kung pinaka-legit nito, pinaka-maganda na itanong mo sa organizer, mismo dapat napuntahan na niya. Tama? Napuntahan na niya para po kabisado niya na yung pupuntahan at aakyatin ninyo. Kasi madalas, pag hindi pa kabisado ng organizer, nako, inaasa po sa ganyan. Tama? Sino nasisisi? Yung guy. Kawawa naman yung guy. So, yun. So, syempre, ito pa isa tatandaan nyo. Pangalawa, check mo yung mountain. Aakyatin ninyo. Tama? Check mo yung mountain. Ano mga yung details? Ano yung mga details sa mountain? Difficulty. Mamaya, hindi fit sa'yo. Ang sabi, okay po ba sa ganitong, una example, Mount Arayat. Okay po ba sa Mount Arayat? Yes po. Hindi sinabi na hindi pwede sa pang beginners, lalo pag mga peak. Lalo yung mga traverse na, twin peak. Alam ko, hindi pwede sa beginners yun kasi ang Arayat talagang mababa na akyat dito. Mababa lang karan, ilang oras to. So, hindi mahirapan talaga yung mga beginners. So, kailangan i-check mo yung difficulty. Pag nakita mo yung mountain, check mo yung difficulty. Kasi minsan, ang organizer, ito yung minsan mga sakit na organizer, hindi sinasabi yung difficulty para lang magkaroon ng guess. Tama? Magkaroon ng guess, magkaroon ng kita. Kahit na injury at kahit baldado yung kanyang joiner. Hindi inorient, misoriented siya sa akitin yung bundok. Kawawa na may joiner mo. Budol na budol talaga yung organizer na yan. Ano ba? Siyempre, estimate mo yung mga hours. Ito ng summit. Siyempre, lahat mga details, ilan sabihin mo sa sasabihin na ng organizer, itatanong mo to. Tatanong mo to sa kanya, water source. So, kailangan mo malaman yung water source pag ikaw ang joiner. Ano ba? How many hours din yung biyahe pa jam off para ikaw din mapagpahinga kung galing ang trabaho. Madalas kasi sumasama mga call center. Yan, mga meet up. Wala pa sa tulog para makatulog ka. Ma-estimate ka ng tulog, mapagpahinga ka. So, yun ang mga kailangan mong malaman. And then, yun nga, beginners. Wala namang nakitang pro. Wala namang nakitang pro sa mga coach. Basta not recommended for beginners. Yun na yun. Ano na yun? Acceptable na yun. So, pag nakita mo ng ganon, kung hindi ka tingin mo na hindi fit sa iyo, huwag kang sumama. Huwag mong pahirapan yung sarili mo bakit bubudulin ka lang ng organizer na yun. Kasi pagdating sa taas, ito po nangyari. Ito pong matindi na nangyari. Nagkakanya-kanya po tayo doon sa taas. So yun po. Alright. Ingat po tayo sa mga budol na yan. Okay? Ano pa? Check the details. Ano may mga details ito? Inclusion and exclusion. So, ano yun? Madalas nilalagyan nila mga inclusion and exclusion. Ano ba yun? Driver's meals. Driver fee. Alam nyo ba? Understood na yan. Pag once na nag-ano ka ng van, understood na yan sa mga organ. Hindi mo na kailangang ilagay yan. Ba't pa kasi nilalagyan? Understood naman yan. Pag kami nag-rent, ganun na eh. Pausapan eh. Kasama na yan sa siningil niya. Driver meals. Huwag ko ba may ganun pa? Siyempre yung van, round trip, guide fee, entrance fee, kasama yan. Pag overnight, meals, siyempre, breakfast, lunch and dinner, kasama yan. So, tingnan nyo rin yung mga food na ihanda nila kung tingin mo na swak sa'yo. Pag namumundo ka kasi minsan wala kang gana kumain sa pagod, yun madalas. Yan, ano pa, siyempre kung may kasamang shirt, kasamang bag tag, and then may mga coordinator fee pa. Kasi minsan may kasama sila na isa. Pag hindi nila kaya, minsan tagaluto, minsan siya yung head organizer. So, i-check nyo rito, wag naman sana kayo lagi manghingi ng seat sale. Ako, papi, mga ano na ngayon, 2020 na, seat sale pa rin nalahanap mo, ewan ko sa'yo. Namumundo ka, invisan mo siya. Okay? Huwag yung puro ka seat sale. Pahirapan yung organizer. Pero budol organizer. So yun, i-check mo yun yung mga details yan. And then rules and regulation. Ano yung mga rules and regulation nila? May mga rules and regulation madalas yung mga ano, yung mga organizer. No DP, no slot. May ganun sila. Ano pa? Para and then i-check mo rin yung mga add-ons. Yan ang madalas. Nako.
yan yung mga add-ons na minsan nakaka-bad trip kasi nadadama, nakaka-bad trip to sa mga ibang mga organizer na nabubutol. Wala kang ano, hindi pinaliwanag na pagdating mo dun sa event may dadagdagan pa pala. Ilagay mo na lahat sa details, i-check mo. Kaya ikaw, pag joiner ka, i-check mo yung details. Kompleto, baka may add-ons pa to. Pag wala sinabi niya, screenshot mo yung kanyang sinabi para pagdating doon, meron kang proof. Okay? So, walang add-ons. So, ingat kasi sa mga add-ons. Kasi yan madalas, yung expectation mo na okay na pagdating doon may babayaran pa. Kawaw. Ano pa? Siyempre, nakalagay naman doon things to bring. So, dapat may nakalagay doon sa detail things to bring kasi pag wala, nako, magtanong ka sa kanya. Ano yung mga things to bring po na kailangan? Kasi bago pa po ako. Kasi po, hindi po ako masyadong... Para alam mo yung mga bibilin mo, alam mo yung mga dadalhin mo. Okay? Bahala na si organizer. Nako! Bahala na si organizer. Bubudulin ka yan pagdating sa taas. Pagdating doon sa taas, nako, may mga minsan iwanan yan. Nako. Sasabihin ko na sa'yo, nangyayari yan. Ano pa, mga LNT, syempre, leave no trace. Kailangan mo yan, sundin mo yan, basahin mo yan. At ano pa, no to remember. Ay, mga no to remember, nilalagay nila to eh. Yung mga trail, syempre, dapat nakalagay yan dyan. Talagang tsatsagayin mo siya, basahin yung details. Kailangan mo siya basahin para hindi ka mabudol. Okay, ano pa? Ayan, meron pa, no DP kanina, no slot. Ito pa, non-refundable. Non-refundable but transferable. Meron nangyari sa amin, hindi nakasama, pero sabi ko, nakalagay naman sa rules and regulation natin bago kayo. Kaya nga, bago ka mag-join, bago ko tumingin ng event, kaya makita mo muna. Basahin mo muna kasi mabimbing, hindi na po ano. Sabi ng organizer, patay ka. Sabi ng organizer, hindi na po tayo refundable. Kasi 1 week lang po yung binigay natin. Nakalagay sa rules and regulation natin. Okay? Kasi na po. So yun, kailangan check mo rin yun. Para hindi ka mabudos. Mabudos. Kasi kung hindi magtingin sa skill mo, hindi pwede. Kailangan siguraduhin mo siya. Tingnan mo mabuti ang mga details. Tsagain mo siya. Para hindi ka mabudol na, man. Hindi ka mabudol pa. Okay. Ano pa? Trail management. Ako. 8 to you. Kung nakakasakit sa ulo. Trail management. Okay naman, may mga orientation. Bago kayo umakyat, syempre kailangan may orientation. Short prayer, kailangan yan. Orientation, syempre pinapaliwanag ng organizer, ilang oras, difficulty, ano yung mga dapat, dun pa lang malalaman mo na talagang kabisado nyo na yung akyatin yung bundok. Ibig sabihin, hindi budol to. Hindi ito sign ng budol, budolism ng mga nag-organize ng event, ng bundok. Sinasabi na niya lahat, syempre trail management. Ang nangyari sa trail management, naiiwan po madalas ang mga joiner. Mga ilang oras na tatapos yung event. Ang organizer nasa baba na. Ikaw, nandyan pa kasama yung guide. Huwag naman ganun. Sayang po. Nako po. Pag ganun po, I suggest mag-isip-isip ka na kung sasama ka pa ulit. Hindi. Kasi may mga organizer talagang hindi sila bumababa hanggit na pakumpleto ang kanyang team. Kasi nga, pag-akit ng bundok is a team pa rin. Hindi ibig sabihin, sumama ka, nagbayad ka, tapos nagbigay ka ng pera, yun na yun. Hindi pa po, obligasyon po yun ng 2 araw ng organizer. Or pag-overnight, pag-day or responsible ka po. Buong event ang may responsable po yan. Ay, walang iba kundi po ang organizer. Ha? Alright. So yun, walang iba po kundi yung organizer. Siyempre, pag-akit ng bundok, kailangan kompleto ng gamit. Hindi niya responsible yun. Kaya yung mga gamit na kailangan mo. Pero responsible niya yung buong akyat, buong event. Ano yun? Siyempre, kailangan yung mga joiners, alagaan mabuti yan. Huwag naman, hindi naman totally pa-pepe. Pero wala lagi palalaanan sa trail. I-motivate. Nako, i-motivate na ko. Hindi ko na kaya, sir. Ano na po ito? Hirap na hirap na po ako. Anong kailangan? Motivate. Kung hindi kaya, samahan pa baba. Pagpababa na lang para hindi na or pahintuin na lang yan. Ganun naman lagi eh. May mga organizer na ganun eh. Siyempre may mga dalang first aid kit kahit na de-hike yan. Lalo overnight. So talagang meron yan. Kompleto yan sila. Pag mga ganun, pag mga kulang, nako. So iwa, ingatan. Kasi bakit po? Para hindi masayang yung time.
Siyempre, time mo yan. Mamaya, umabsent ka pa, nag-leave ka pa sa trabaho. Siyempre, yung budget na binayad mo, mamaya malaki pa yung single. Okay? Na ano pa, siyempre, yung marketing po ng ginawa ng organizer, siyempre, mawawalan siya ng ano, or mababawasan siya ng joiner. Kasi po, ang mga joiner, tandaan yung mga organizer, joiner po, isa po yun sa nagmamarket sa inyo. Okay, so kailangan po alagaan sila mabuti. Ipakita po na totoo po ang iyong sinasabi. Alright? Parang may problema ka. So, last po, siyempre, service. Ano ba yung van? Oh, kanina, di ba, yung van driver, ito naman yung service. Oh, so, ang madalas to, wala pandemic, hindi pa uso yung 8 to 9 packs kada van. So, ngayon, dati kasi, dapat mga 12 to 13. Ang pinakamuluwag na yan, 11. 12 to 13. Pero syempre, as an organizer, gusto kumita ng malaki. So ang ginagawa nila ay hindi alam ng mga kasama nila o yung mga nag-joy na ang dami pala nila sa loob. Overnight, ginawa mong 15 to 16. Depende sa sasakyan. Huwag naman ganun. Sobrang siksikan na yun. Tapos ang singil mo, mas malaki pa. Walang bawas. Mas maluwag na po, ipaliwanag lang. Paliwanag sa mga joiner na ito yung singil. Ipaliwanag sa mga joiner na ito yung sasakay nating van, 11 lang tayo o 12 lang tayo. Ito dati to, dating mga modules to, dating mga module session. Mga module session ng ano ng mga organizer. Siksikan kay sa van. Sino nangyari sa akin yan eh? Tatlong van kami. Ako nag-join lang ako nito kasi gusto ko minsan makita din yung paano mag-organize ang iba para matuto din ako. So grabe po siksikan. Day hike ano kami naging 16 o 17. Grabe naman yung ban, high ace yung ban. 17, 16. Oh man, pambihira talaga. Sabi ko, hindi na ako sasama sunod dito. Eto, kasi ako, nag-joiner ako nun eh. So, masama po ako yan. Kasi gusto ko makita para sila mag-organize. Kasi marami ka matututunan. Nga lang, medyo budol yung ang aking nasamahan. Medyo malaki yung income, pero kawawa naman yung joiner. So, budol yan. So service ngayon kinaganda 8 to 9. 8 to 9 pack. So hopefully wala na hopefully sa inyo mga nanghihingi ng mga seat seal, maawa naman kayo sa mga organizer, pinaghirapan nila yan. Ito rin para sa mga joiner, no? Pinaghirapan nila yan. So wala na mga seat seal. Mayroong mga organizer na hindi nagsi-seat seal, bakit quality yung binibigyan? Not, sabi nga, not the quantity but the quality. Alright. So yun. So para maiwasan yung mga budol na yan, hindi ko sinasabi na lahat organizer ang budol. Pero dapat po, as a joiner, kailangan mong maging mapanuri sa iyong mga sinasamahan. Kasi bakit? Baka mabudol ka. Imbis na mag-enjoy, nako, lalo kang mapapamura. Imbis na mura yung event, nako, lalo kang manghihinayang, lalo kang iiyak. Madalas kasi marami nang hanap ng mura, kaya napapamura sa mga organizer. Warning po sa mga organizer. Ano yung organizer na yun? Yung kakaakyat pa lang, next week, 2 weeks, 3 weeks, isang buwan, organizer ka na. Ewan ko sa'yo, ano bang naisip mo? Kitaan? Nako, hindi po. Kasama naman yan sa pag-organize, talagang kikita ka. Pero tingnan mo muna yung mga possibilities. Paano pag-organize? Kasi po, may maraming nag-organize, hindi po yung naging organizer kagad. Ang ginawa po yan nila, marami pa yung mga trainings. Mga BMC, syempre, may mga budol naman talaga na organizer. BMC, madalas hindi sumusunod. Ano pa, yung mga, ito, sorry for the word, mga kupal talaga na mga organizer. Iniiwan yung mga guests, hindi nagbabayad ang tama sa guide, binabarat pa yung guide, pasuyo naman, huwag yun ang baratin yung guide, yan na lang po yung kabuhayan nila. Hindi naman kasalanan ng guide kung kulang yung packs mo. Ikaw po yun. Kasi tayo ay dumadayo lang doon sa lugar nila. So yun. So hopefully malaking ba makatulong ito para sa mapanuring pagsama sa mga event. At i-check mabuti yung mga organizer na sasamahan ninyo. Para po, ang pag-akit ng bundok ay para ma-enjoy ninyo. Hindi po ito para po malungkot kayo at manghinayang. Kasi po maganda po ang mountaineering activities or hiking. Maganda po ito. So isa po sa na-enjoy ko to. So yun, hopefully nakatulong sa'yo. And
sa mga budol na organizer, para sa inyo to. Alright! Papi! Everybody sing this song, doo-dah, doo-dah. Well, everybody sing this song all the